Alright mga kamagil, time check na. Mag-alas 18 na mga kamagil, gabi na. So nandito tayo sa Tago mga kamagil. Update tayo dito dahil marami ding na nag-aabang dito. So yung full video nito mga kamagil, panoorin nyo sa YouTube channel natin. No? Ito, puntahan nyo to. Marami ding dagdag kaalaman dito mga kamagil na mapupulot nyo. Lalo na sa magpapago ng bahay. So marami kayong makukuhang idea dito. No? Itong YouTube channel na to. Okay. Pasilip lang tayo konti mga kamagila. Yung full video nito puntahan nyo lang sa YouTube channel. Ay, mga kamagila. So dito tayo, napapansin nyo sa loob ng bahay mga kamagil, almost done na siya mga kamagila. Yung pinakakulang itong CR, no? Tapos yung mga kwarto na ginawa natin dito, ito na yung forma nya. Bali apat na kwarto to. Ito room 4. May mga ilaw na to. Yung electrical nito okay na, you know? Yung kinabit nating switch dito, yung may ilaw din, no? Na mga switch para makita kahit madilim. Okay. O, ganyan na. Yung forma niya, mga kamugil. Bintana natin, okay na. O, dito na banda na bintana, mga kamugil. Titibagin pa to. So, dinala ko yung jackhammer dito. Isasara to. Walang bintanang malalagay dito. Kundi ito lang, no. So, yung kulang, pagpipintura. Yung box natin sa gilid, no. Yung purpose dyan, kasi may kahoy na makikita dyan. Kaya, ginawa natin ng box. So, ngayon, wala na siyang kahoy na makikita. Yan na, yung forma niya. Room 4, mga kamugil. Alright. So, room 3 tayo. Yung room 3, ito na, yung forma. Yan. So, ganun din, sa gilid, no? May box din siya, kasi may kahoy din dyan. So, yung kulang, apply natin ng kunting skim coat, yung nakikita nyo, na wala pang puti na nakikita. So, apply natin ng kunting skim coat yan. Ayan. Ano, napapansin nyo, yung pagkapalitada dito mga kamukil, talagang hindi na namin mababago yan, no? Grabe, paliko-liko yung palitada nung unang mga nagtrabaho. So, yung gagawin dyan, siguro, skim coat na lang ng konti tapos kukulayan. So okay naman si sir na kasi ayaw niya ng papinisingan. Room 3, okay, may ilaw na rin. So room 2, ito yung room 2. Ayan siya mga kamukil na may ilaw na rin. Yung switch laging nandito, kakapain na lang pagka papasok. So, room 1, yan na room 1. O, ganito na yung update, no? Napakasimple mga kamukil, pero pag matapos mga kamukil, napakagandang bahay na to. Maliit lang ng bahay na to mga kamukil, no? Pero nagawa natin ng apat na kwarto, and then ito yung pinakasala niya mga kamukil, ito. Ano? So dito sa pinakasala, nilagyan natin ng box para magiging design niya lang. Hindi ito cube light mga kamukil, ha? Hindi ito cube na lalagyan ng light. Box lang siya talaga, ano? Parang tambol. Yan palibot sa pinakasala, may makikita lang iba. And then dito sa harap mga kamukil, gagawa rin tayo ng concrete design dito. Ayan, pinatiktikan ko na, nilagyan ko na ng layout. Hindi, nakaumpisa na ako dito mga kamukil. No? Iniwanan ko sila ng pattern para sa design. Ayan, kita ba? Ah, madilim na siya. So ito yung ginawa nating design dito mga kamukil. Ayan, sa pusti. No? Bali, dalawang pusti yung lalagyan natin dito, dalawang corner. Ayan, pinaka-design niya. So putol siya pagdating dito kasi hindi na natapos mga kamukil, no. Hapon ako nakapunta dito dahil doon tayo galing sa Davao project. So dito sa likuran yung pinakakulang mga kamukil. Dito. Ito CR. Yan, pero nakisamihan na to mga kamukil. Ito flow flooringan tapos ita tiles. Yung bintana itataas natin ng konti pero ganun pa rin siya kalaki. Yung header niya pantay sa lahat ng bintana, no. So lahat ng bintana dito, yung pinaka header, pantay yan mula pintuan hanggang mga window, pantay yung header niya. O pati ito, matitibag to, papalitan natin ng bago. Napapansin nyo, napaka-iksi ng pintuan mga kamukil, no? Nung unang nagawa, yan o. Paka-iksi. So ginawa natin standard. So bukas, titibagin yan, papunta dito, no? Pag matapos yung, anong tawag nito? Design, dun sa pinaka harapan. Ayt, ito na yung pinaka-forma niya. Yung kulang, mga pintuan na lang. So, yung pintuan, meron ng pintuan dito, ito. Ayan, o. So, babaguhin pa natin yung kulay nito para mas maganda. Okay, so yan lang muna mga kamukil, yung update natin sa Tagum project. So, yung pinaka-trabahuin dito sa labas na, halos sa labas, labas na mga kamukil yung trabahuin dito. Yan, napagkabit na kami ng fascia frame. Yan, kung napapansin nyo, kahoy. Nung unang gamit, no, hindi na natin pinalitan yung bubong kasi makapal yung yero na yan mga kamukil, no? Yung mga una pang yero, napakakapal. O matibay pa naman siya. So hindi na natin pinalitan. Ang gagawin natin, lalagyan na lang natin ng
in-flashing at saka gutter. So yung gutter yung makikita dito sa harap, no? Yung bubong hindi na yan makikita. Oh, ito yung magdadalang porma. Ayan, no? Papunta na dyan yung ating fascia frame, no? So, bukas pagpatuloy sa bandang gilid, yan sa mga gilid, pagpatuloy yan bukas ng kapatid ko. And then dito mga kamukil, pinalitan namin, no? Nung unang nakalagay dito, plywood, bulok na, nasisira na. Tapos pinagkabitan ng plywood kahoy. O ngayon, ginawa natin metal. Pinalitan natin ng hardplex. O kukulayan din yan. Right. O, yung design dito, na konkretong design mga kamukil, dito sa bintana, katulad dun sa iligan na ginagawa kong design, no? Yung mang gagawin dito na design. So bukas, abangan nyo, makikita nyo yung kabuang porma sa harap ng bahay na to. Lilitaw yung ganda ng bahay na to bukas, no? Dahil sa design. O, pag matapos-tapos yung mga kamukil, napakagandang bahay to. Kahit hindi pa natapos, nakikita ko na to, napakaganda nito, cute lang siya. Maliit na yung bahay na to, no? 6 meters by 7 meters something siguro to, nakalimutan ko na yung saktong sukat talaga nito. So sa 6 meters by 7 meters nakagawa tayo ng 4 na kwarto. Ayan, oh. Hindi rin siya maliit, hindi rin malaki, katamtaman lang yung sukat niya. Okay, thank you mga kamukil. Puwi pa tayo ng Dabao.